Papasukin na natin ang ating kalawang bisita this morning sa ating forum. Si Dr. si Mr. Willie Rodriguez, presidente ng NAPTA, MPTA, National Parents Teachers Association. Mr. Rodriguez, Kawili, magandang umaga. Good morning and welcome sa ating broadcasters forum. Hello. Magandang umaga po Lakay Relay. At sa ating mga kasamahan dito at tagapanginig. Magandang umaga po. Yes, sir. Tama ba yung aking NPTA, National Parents Teachers Association? Yeah, ang brevity po niyan is Nationwide Parent Teachers Association. Okay. Ilan taon na ba itong NPTA? We started in 2013 nung na-elect ka from Federation President ng Pasay and then ng SCR and then ginawa namin yan 2013. You are a teacher or you are a parent? Parent po, volunteer teacher. Parent po ako. Okay, well, ang isyong matindi ngayon school opening na sa November na face-to-face yata. Sa tingin niyo, Sir Willie, ready na ba ang ating mga kabataan? Ay, ready na po. At yan po yung aming matagal lang ipinagdadasal na magkaroon na kaagad ng face-to-face, no? Kasi po, nakita nyo naman yung hirap ng ating mga kabataan at ang mga magulang. At hindi pa tayo talaga handa bilang isang high-tech country na tungkol para dito sa ating mga online learning. Yun po. Natutuwa ko sa background ninyo, sa likod ninyo, Sir Willie. Puro medalya yata yan eh. Ano mo, mga medalya na mapo o medalya ninyo? ako po isang dance instructor, no? Kami po yung isang pioneer na lumalaban ng competition. Dance instructor, DI. Borong DI. Dance. Yeah. Opo. Mm-hmm. Yan pala yung mga medalya ninyo, ha? Opo. Ako po ay namulot ng mga batang kalsada at tinuro ako mag-borong sa simula noong 2006, no? Kaya po ako yung nagtuturo ng libre sa mga eskwelahan. So, doon ko nakita yung mga problema ng ating mga teacher at saka yung mga bata na yung talagang gustong matuto at talagang makapagtapos. Dito ko nakita yung yung teacher mismo, no? Talagang tagabunot ng pera sa bulsa sila gumagastos ng sa mga bata. Pagkain, pamasahe. Yan po yung ating talaga. Kaya nakita ko yung siguro naging calling. Well, sir, may mga nagsasabi na dapat hindi papapasukin muna ang mga bata face-to-face hanggat walang kompletong bakuna. Ano ba ang posisyon ninyo dyan? May ginawa pong mga guidelines kasi yung ating DepEd, no, na napakaganda po. Talagang kompleto po at matagal akong pinag-aralan niyan dahil sa 2 taon na experience na kung paano gagawin, nagkaroon na po tayo ng pilot testing at napakaganda po na maging resulta. No? So ngayon, pati ang komunidad, barangay, lahat po ay very involved dito, no? Pati itong ating mga LGU na talagang pinagandaan ito. Itong mga bata naman na meron po tayong mga kaso na talagang yung mga magulang ayaw pabaksin na magpabaksin sa mga kanilang mga anak. Yun po yung ating nakikitang problema dyan at sa mga teacher na talagang ayaw din hindi namin alam kung dapat sa reliyon nila na talagang hindi sila pwedeng magpabaksin. Kaya tayong mga parents, hindi natin alam ano bang ibig sabihin ng complete vaccination. Kasama ba yung first dose, second dose, at mga booster? Yung complete vaccination, no? Dalawang vaccine at saka booster, no? Meron pa po yatang parating na follow-up booster, no? Ibig sabihin, pagka hindi kompleto yung, wala pang booster, hindi ba kompleto yung vaccination? Yun po yung ating hanggang tatlo. Kung tatlo po is kompleto at itong ika-apat ay sobrang kompleto na po yan. Yun po yung talagang inaantay po namin, no? Siguro po paggamit na rin natin po yung tawag dito. Meron pong vaccine na talagang ginagamit na
hindi siya anti-flu, no? Yung meron pong vaccine, nakalimutan ko lang po yung tawag. Anti-flu or anti-pneumonia? Ay, pneumonia. Yung po yung pneumonia yung dapat yung po talaga. Lahat sa mga kasamahan natin dito na mga senior, mga tayo, kailangan natin yung pneumonia. Yung pneumonia vaccine po yan. Okay. So really, ang isa sa mga mainit na pinag-usapan ngayon eh, yung K-12, no? Kayo ba na nasa NPTA, naniniwala na maganda ang kinalabasan ng K-12 na eksperimento noong nakaraan? Actually po, ang resulta po niyan, eh, may benepisyo po sa iba. Hati po. Siguro okay. Nasa ang 80% po natin ay ayaw ng ano, no? Out of 5,000 ano, 5,000 na sumagot sa aming survey at saka sa aming mga GC, no? Nasa 80% po ang ayaw ituloy, no? At kasi nga po eh dagdag lang daw sa ano, sa gastos at sa oras ng mga magulang. At meron naman daw po kasing TESDA, meron din po tayong TECBO. At ang ano nga doon, ang sinasabi po namin advantage diyan, kung ikaw po ay mag-abroad o mag-aaral sa ibang bansa, eh kailangan mo yung K-12. Ang sagot po nila is mag 4-year course muna bago mag K-12. Yun po. At saka po yung ating pagkatapos po ng K-12, ang nangyayari po talaga sinasabi nila, ang pangako na magkaroon ng K-12 ng trabaho after makatapos ng K-12 ay nagiging isang malaking problema sa kanila. Sir Willie, yan ba idudulog niya sa ating bagong sekretary? Ang ating Vice President Inday Duterte? Ayan po, opo. Bali po, yun po yung nakita namin yung kanilang ano, yung kanyang agam-agam din na pag-aralan tong ating K-12, no? Siguro po, tama-tama yung pagpasok ni Vice President Secretary, Deputy Secretary Inday Sara, no? Naging isang malaking oportunidad kasi nga po ilang beses na pong ipinaglalaban niya at binabatikos ng iba-ibang sektor na dapat i-review ang ating K-12. Okay. Tignan natin yung ating mga sumang sa liga. Parin Jake Ortiz, magtanong ka na kay Sir Winnie Rodriguez ng NPTA, National Nationwide PTA, Parents Teachers Association, NPTA. Ben. Hindi na tayo pwede mag-member din. Wala na tayong nag-aaral ng mga apo na lang. Ha? Apo? Mga apo. Ano po ito po? Kajik, no, ang membership po ng PTA, oh, nang iunan ko pong napasok tong PTA, ay nakita ko po puro lolo at lola ang mga nasa national leadership, no? Talagang ayaw nilang umalis doon sa PTA. So ngayon, na-resolve po namin yung overstaying, no? Kasi nga po, di ba, ang membership po ng PTA, kung kayo po ay mayroong isang apo, meron po kayong kapatid, meron kayong anak, ay automatic member po kayo ng Parent Teachers Association. Kasi po yun, considered guidance. Ano? Mm. Ang PTA po ay napakalaking organisasyon na natutulog, no? Kasi nga po, sa isang kwarto, meron kayong 15 officer, no? Sa loob ng isang eskwelahan, meron din 15 officer. So, sa 48,000 nating eskwelahan, meron pong times 15 po yung ating PTA officer po. Ang laki pala. Ang laki. Ang laki pala niya, ano? Oo. Ngayon, ang tanong ko, sabi niyo sa survey, 80% ang ayaw na sa K-12, ano? Pero worldwide, ginagamit ang K-12 at mukhang kung aalis tayo dyan, tayo lang ang bansa at ang maiwan at yung Timbuktu. dalawa pong kasi it has been proven effective sa mga ibang bansa, no? So ang nakikita kong consideration maybe is the time constraints na gusto ng mga magulang makatapos kaagad ang kanilang mga anak sa pag-aral na kakuleyo. At the same time, it is the added cost, no? Pero mukhang hindi na-quantify sa mga argumento
yung naidudulot na positibo naman na aspeto ng K-12. Yung natang nakakalimutan eh. Ang madalas kong narinig, ayun ako, padagdag na gastusin yan. At nagtumatagal ang pag-aaral ng aming mga anak, ano? Pero hindi na napag-usapan na kung ano bang benepisyo. O anong naibibigay na advantage dun sa mga bata. Kasi sabi mo nga, dalawang bansa lang po sakali tayo, aalisin natin yung K-12. Kasama tayo dun sa mga bansa na walang K-12, dalawa lang sa buong mundo. Ha? So unique na position yan. Bakit ang ibang bansa, they persevere, they have the patience to continue with the program, ano? Willie? Opo, dito po natin makikita yung ating, di ba nakita po natin yung populasyon ng ating mga mahihirap na mga magulang at saka ang ating mga nakakaangat. So ngayon sa mga magulang na talagang nakapag-aral at talagang may aral, ay talaga pong ipinupuspo nila yan dahil nakita nila po ang bentahe, no? Itong karamihan po natin dito po sa aking kasing survey, no, at saka sa ating mga kasama, 85% huwag ituloy. Tapos 8% ituloy, 5% pag-aralan muli, yun po yung nakalagay, no? Ang dito po naman sa aking mga estudyante po, no, at by experience, no, yung iba po nakapag-trabaho at habang nagtatrabaho, itinutuloy yung kanilang pag-aaral. So, ang mga apo ko rin naman na nag-aaral din sa abroad, so, ang dito po talaga, bentahe po talaga ang may K-12, no? Kung iisipin po natin, lalo na yun, ang unang isip namin po dyan ay ituloy. Kapag tapos mo ng, ano, ng K-12, pwede na pong magtrabaho. At, pwede ka mag-working student. But the problem po, yung employment, no? So yung pagiging natural lang. Ngayon. Mostly po, ang kinukuha po natin ay college graduate. At even though, ha, kung ikaw po ay isang engineer, nakatapos ka po ng engineer o iba-ibang kurso, management, ang bagsak mo po sa Showmart, sa Jollibee o sa McDonald's, yun po yung, yung po yung problema na hinaharap po ng ating bansa. So kung yun ang concern, no? Kung yun ang concern, yung employment, it is a reflection na tayo ay hindi industrialized country, na ang ating trabaho na available sa atin kulang, kapos tayo sa trabaho. Dahil katulad sa ibang bansa na may mga K-12 na yan, medyo matatawag natin silang mga hindi naman highly industrialized pero maraming trabaho. So ang issue na dapat i-address dyan, yung employment opportunities. Ano ang dapat pag-aralan ng mga bata? No? Katulad yan ngayon, ano? Sa construction industry, mayroong shortage ng mga skilled workers. So yan ay, alam nyo, ang tinuturo sa TESDA, limitado. Hindi naman sila nagtuturo ng maramihan eh. Eh, hindi katulad sa ibang bansa, katulad yan, kung ikaw ang trabaho mo, tagalagay lang ng tiles, yun lang ang trabaho mo. Ha? Highly skilled ka sa ganon. So yun ang kurang sa atin na yung pagdating din sa pag-graduate, yung job matching na tinatawag, napakalalim ng problema natin sa Pilipinas, ano? Na yung job matching, problema yan. So ngayon, hindi lang naunawaan ng marami siguro dyan sa mga magulang na sana, o kung pati naman sa ating gobyerno siguro sa education department, na ang ituturo ng mga skills sa kabataan, yung angkop sa kulang na mga skills sa ating industriya ngayon, katulad sa construction workers, sinasabi ko eh, kulang ang electrician, kulang ng mga plumbers, kulang ng mga finishing carpenters. So highly skilled na mga trabaho yan, na mataas ngayon ang sahod. Mas mataas kaysa sa minimum wage ang binibigay na sahod ngayon sa mga ganyang skills, ano? Maybe kailangan lang i-revisit ang curriculum at titingnan
kung ano ang magagandang mga skills na maituturo sa mga bata, ano? Ha, Willie? Opo. Talaga po tayo isang employee, ano, job exporter, no? At isa po talaga yan. Ang nasasabi po natin yung ating blue-collar job ng ating mga techbook, no? Ay, masi po dito ay talagang sa Pilipinas ay napakababa po ng pagtingin sa ating mga construction worker, no? At pagdating po sa ibang bansa ay napakataas po ng kanilang bayad, no? Per hour. So dito po sa atin sana mabigyan ng importansya at ma-review din po yung kahalaga ng ating mga tawag dito, itong ating mga techbook professionals, no? Tama po kayo doon, Kaji. Oh, sige. Thank you, William. Jake Ortiz ng DWID. Thank you, pare. Yan naman si Parang Renate Chanco ng DWRBFM 103.9. Pare, go na. Yes, good morning po, Mr. Willie. Can you cite reasons po doon sa basihan ng pahilingan para libisahin ang K-12? Meron ba kayong nakuha mga impormasyon tungkol dyan? At mismong yung sector po ninyo, na sabi nyo nga, almost 85% eh, mukhang dadalong isip sa K-12. Meron ba kayong mga reasons? Okay po, pwedeng... ang reason nga po ay ang sinasabi na additional expenses for parents and students, no? Yung po isa po, no? Yun ang nga doon, additional expenses, tapos wala daw pong trabaho after K-12. Yun po yung dalawang napakalaking dahilan po na nakikita po nila, no? Karamihan po kasi ng ano ng aming sa mga PTA nasa public school po, no? Alam niyo naman po yung mga nasa public school talaga po nasa, kumbaga sinasabing nasa medyo taas pa ng laylayan. Kaya po. Ang ano po dito, no? Kulang kasi sa information dissemination din, at as mismong si Dep. Yusek Malaluan ang nagsasabi na ang curriculum ng K-12 ay masyadong punong-puno na dapat talaga na ma-review, no? Yun po yung kanyang huling nasabi tungkol about sa K-12. Mas mismo ang dapat i-review yung ating K-12. Anayin po natin i-verify kung ano yung mga dapat na courses, no? At ngayon po, meron pong yung napipintong pagpasok ng ROTC sa K-12. Yan po, isa pong dapat bigang pansin, no? Kasi po, about 2019 or 2020, na-invite po kami sa Senate about ROTC in K-12, no? Meron siyang about na 12 billion. So, 32 billion po yung ano po dyan sa ipinapasok din sa ROTC sa K-12. So yan po yung isa pong dagdag, okay. Dagdag ng ano ng gastos ng mga magulang po. Meron ba kayong data na nakuha ng impormasyon between K-12 at saka yung dati nating sistema ng edukasyon? Kung halimbawa when it comes to hiring or employment comparison, mas marami ho ba noon o mas konti kumpara dito sa mga graduates ng K-12? Actually po, no, ang isa po sa napag-usapan po namin sa karamihan po, no, at imbis na daw mag K-12 ay ano po, ang sinasabi po nila, I rather take a four-year course muna, no? Kasi nga sa four-year course, mga college graduate, medyo competitive yung kanilang competitive yung sa hiring, no? So ngayon po, no, makikita din po nila, isa po sa problema ng K-12, no? Pagdating po sa hiring, no, mas pinipili po ng ating mga kumpanya yung mga college graduate na kapag K-12 at saka itong yung K-12 lang at saka K-12 plus 4-year course. So, ang ano pong nangyari po dyan, ano, yung datos po niyan ay dito po sa aming mga discussion is kasama po yan. So, ang kainaman po doon ng panahon po natin, wala pong K-12.
after ng graduate ka na, magbo-board ka na lang, and then tatrabaho ka na ng dire-dire. So ngayon po, datos po natin, kung talagang gusto mo mag-major sa isang ano mo, tulad ng law, dadaan ka pa ng K-12, malalagdagan. From 8 years ngayon, pag do-doctor ka, is another plus 2 years, no? Sa abutin ka ng 12 years. Yun po yung isa sa mga ano niyan, sa nagiging problema po natin. Siguro ang importante rito, ang comparison din na sir, yung end product eh, yung quality nung education ano ho, between K-12 at yung dati nating sistema, isang importante bagay. Kasi marami akong kilala ho na graduate ng college, hindi naman sa mga popular universities, ano, na graduate ng cum laude, magna cum laude, ang trabaho eh call center agent. Hindi ba natin ina-underestimate ha? Wala doon sa line of profession na pinagtapusan niya. Wala doon sa line of profession na pinagtapusan niya. At iba wala pang trabaho. Naghahanap pa rin. So ganun katindi yung employment opportunities or problem, Mr. Willie. Ayun po nga po eh, ang sinasabi. Kasi nga po, na-patent po kasi yung K-12 natin dito sa abroad. Kasaramihan po kasi sa atin na we always a copy kung ano yung mga meron sa ibang bansa. Ano. Sinasabi nila, wala tayong original thing. Actually, ako isang high school graduate lamang. Pero ngayon, nag-aaral ako uli. Ano? Tertiary college uli. So, talagang dapat pong i-continue talaga yung pag-aaral. No? At least naman po, ang dito, ano, education is very important. So, nasa estudyante po yan. Eh. Nakita ko po yung mga estudyante ko, no? I have mga dance scholars. No? So, out of 200, yung ano lang sa kanila, almost 20, hindi ka kagad ng mga trabaho. And then, tawag dito, sila yung maayos ang buhay, no? from grassroots, umayos ang buhay, talagang magagaling ang discuss. Eh. Natututong salita, natututong ano. At ngayon, after ano, na nakapagtrabaho sila ngayon, papasok po sila ng K-12. Isa na lang po, minsan naging PTA president din ako, no? Yeah. Ilan sa mga karanasan natin noon, yung mga kakulangan sa loob ng eskwelahan na ipapasa ko sa PTA president. Ba, kulang ng ventilador, kulang ng ilaw, kulang ng ilang bagay. Kumusta na po dyan, ngayon ang papel ng PTA? Ganun pa rin po ba? Okay, yun po, nakakalaki po ng ano ng kalakuhan dito sa PTA. Kaya nga po, ako po kasi inamumulot ng bata at nagkamumulot ng scholar, no? At bago ako naging PTA, volunteer ako sa loob ng school. Nakita ko yung hirap ng ating mga teacher at saka mga supervisor at saka ni kanilang mga principal nung araw, no? Na ina-apply kasi natin, no? Ngayon, yung mga sinasabi, ventilador, construction, bubong, gate, eh sagot po ng gobyerno yan. Hindi po dapat ipasa sa magulang. Meron po tayong tinatawag dito, bawal humawak ng pera ng PTA ang teacher, ang principal, no? So ngayon, sa unang panahon ko po dyan, eh hawak-hawak po ng principal faculty ang pera ng PTA. Wala pong transparency, no? Yung financial report po, lagi pong nawawala. Ngayon, kapag nawala ang pera, sisisihin po yung itinakbo daw ng PTA. Just ang lumalabas po dyan, ang PTA po natin, isang taon lang ang termino niya, na paano yan makakagawa ng project? So ngayon, scapegoat po yung ating mga PTA. No? Okay. Ang una ko pong kaso kasi is 180,000 na wala. Yung isa, 90. Ngayon, paglipat ng PTA na yun, kasama yung principal. So ngayon, ang PTCA po natin, siguro yung panahon po natin, PTCA yan, Parent Teacher Student Community Association. So, yan po yung nagkaroon sila ng 2009, tinanggal yung community. Kasi po, ang una po natin yung community nila, ang PTA kasi na pagpasok ng araw, may pera na kaagad. Hindi na nangungulit yan kasi
Ngayon, napakalaki ng perang hawak ng PTA. Tapos, i-distribute ng mga PTA doon sa mga magulang, sa mga departamento. So, nung, at nakita nila, no? So, ngayon, nag-request yung, ano, itong mga principal natanggalin ang communities PTA, no? At ang mga, okay, napakalaki kasi ng pera sa kantina, no? Usually, dalawang school ang dalawang canteen sa isang school ngayon, isa. Yung iba, pinaparentahan ng principal, tapos yung isa sa kooperatiba. Yun po yung nakita kong dahilan kung bakit po tinanggal yung community sa PTCS, sa PTA, no? So ngayon, ang National PTA, kami po yung sumbungan, kami po yung Information Communication Service. Lahat po ng problema, nationwide, dito po sa amin buwabagsak. So lahat po ng nagreklamo, no? Tulad po sa Region 2, 6 million ang ano po ang ikinaso sa principal, no? Tapos po dito sa Baguio meron po tayong 900,000 na hindi alam ng PTA, nilipat kaagad sa kooperatiba. At ito po talagang nangyayari po niyan, o so makikita niyo po pagdating po sa DepEd, no? Buti na po andyan po si BP Sara, ay magmukhang titino po, no? So ngayon po kasi, ito na makikita niyo po sa ating ano, malalagay sa tool po yung mga ni mga principal na idinimanda ng PTA. May mga na almost dito, ilang million yun. So nangyayari po dyan, yung kasong yun, okay, nakasa PTA po kayo, di ba? Yung kasong pinail nyo nung 2010, hanggang ngayon hindi pa natatapos. Bago magkaroon ng isang hearing, ang isang reklamo, abutin kayong 7 buwan. So kawawang kawawa po. Pati lalo na po ang mga teacher na nagre-reklamo, no? Magre-reklamo sila ngayon, 3 taon silang bugbog, pagkatapos sila po ang merong kaso. Yun po yung nasa front line, no? Ito po ay galing mismo, ang naging ano po namin dito sa Pasay, ay napakagaling po ng aming mga principal, no? Talagang they are the one feeding us, sila yung nagsasabi, President, to gawin mo. So, ang nakita po natin, so ngayon po, dito po sa Pasay, no, nagmamalaki po yung ginawa ng aming mayor. No? Okay. Lahat po ng bata rito, meron silang allowance monthly, 1,000 pesos per student. At kapag ka ikaw po ay science at SPED o PAWD, 1,500 a month. Yun po yung financial assistance na nagawa po ng ano na ng aming pamahalaan dito. Yun po yun, since 2013 po yan. Okay, ah. Mm. Okay. So, kung ano yung nagagawa ng ano, dapat dito, gawin din sa ibang lugar kasi kaya namin eh. Ang Quezon City naman, dati nagbigay silang 10 million budget sa PTA. Ngayon ang hinahabol namin ay magkaroon ng opisina ang mga PTA na kasi registered. Pati yung private school PTA maging representante ng sa local school board, no? At para malaman din yung problema ng ano ng private schools, no? At doon po, no, kung makikita niyo po, kung meron tayong 27 million students, no, ang population po ng PTA ay times 2. So ang PTA po kung sleeping giant po yan. So, napakalaki po niyan. Pwede magkaroon ng sectoral representation sa Congress, ano? during my incumbency, Mr. Willie, nakapagpatay ho ako ng building. Ikaroon naman yung problema kasi school ng building, additional building, school buildings para sa mga sinidaralan. Efforts ko lang yon. Medyo may mga nilapitan din tayo. Building ho yun na ipatayo natin doon. Okay, thank you. Yung iba pong gano'n na meron po kasi kaya tiyataw na adapastood program, no? Araw talaga effort ng mga kasamahan natin po yan. Yung mga, tiyataw natin yung mga sinaunang PTA na talaga po nakaya natin magpatayo. Ngayon po, tayo po ay hinawakan sa liig. At ngayon kapag ka ikaw po ay magaling, hindi ka pwede papasukin. So ngayon, pinaglalaban po natin yung Presidential Decree 603 of 1974 na ginawa ni Marcos, no, yung the right of children in free education, tapos
doon po nakalagay kung paano po yung right ng parents as PTA na hindi po pinatutupad. Yun po. Thank you, Mr. Willie. Okay, Sir Willie, ilan taon mo na? 63. Ha? Hindi ka nag-iisa kung gusto mo magtapos ng kolehiyo, di ba? Apo, kaya ko balik ako sa pag-aaral din kasi gusto kong pagka-retire ko talaga, meron man na ako may lagay sa aking asalas na kwadro na ako graduate na kolehiyo. Apo. Marami tayo niyan, ha? Apo, kaya natuto po ako lahat po ng pre-need, tawag dito, pre-need seminar, CL seminar. Yung po yung akin naging edukasyon. Doon po ko natuto marap sa tao, sa ako siya insurance. Ikaw ay 63, ako ay 65. Kaya sabay tayo mag-graduate sa kolehiyo. Apo, very good. Sige. Graduate kayo sa kolehiyo, ako professor niyo. Nalala ko tuloy. Kailin yung ginagawa ng PTA, nalala ko nung araw, ang unang microphone sa eskwelahan namin donated ng PTA. Kasi walang microphone yung walang microscope, pala. Walang microscope yung eskwelahan nung araw. At yun ay donate ng PTA. yun po nung araw talagang tayo mga PTA ang ano, no? Pero ngayon po nang pagpasok po nang tinanggal po yung PTCSA, yung community sa ano, hindi nawala na po tayo sa ano. So ngayon, lumalabas po sa ating pag-aaral ang National PTA, talaga pong may pondo kada isang school, no? Ang usually po ang isa po naging problema namin diyan. Kunyari, di ba, bumili kayo ng patayo kayo ng building, okay? Nag-donate kayo ng microscope. Yung resibo noon, kinukuha ng mga principal, tapos tawag dito, doon din sina-charge yung MO. Yung MOE nila. So ngayon, double compensation sila. Ibig sabihin, yung eskwelahan ang gumastos, tapos yung nakatago na yung ano, yung ginastos nyo. Kasi hindi ba yung resibo, hinihanap, no? Kasi nga po, yung financial report kasi, clearance po yan, ano, ng isang principal. Lagi pong wala yan. Yung NPTA ba, Sir Willie, wala pang sarili building? Pa? Yung NPTA ba, ay wala pang sarili building? Ay, wala pa po. Bali po kasi, ang ano po namin, kasi talagang magkakalayo kami. Ang karamihan po nating membro ng National PTA, yung po mga biktima na talagang lumalaban sa corruption at talagang gustong i-implement ang ating ano. So ngayon, ang ano po namin, ang opisina po namin ay nasa kasama po sa Deaf and Teachers Union, no, sa Quezon City. Mm-hmm. Na agapay namin itong isang Deaf and Union, no. Sila po yung welfare base na union ng mga teacher, no. Hindi po sila yung political base, no. Mm-hmm. So yun po yung aming representante sa ano. Okay. Opo. Check natin sa ating kaibigan si Kit Lagari ng KATV kung meron tanong sa inyo. Sir Willie, ha? Palikit. Yes. Hey, good your morning at good your morning Willie Rodriguez at sa kay Rene, kay Jake Ortiz. Good your morning. Mabuti na bang ganyan na Kit, mukhang bagong gising ka. Mabuti. Hindi, wala pa akong tulog. Mabuti nabanggit nyo Mr. Willie Rodriguez na inalis na pala yung community. Oh, alam nyo, panahon pa lang ni Senador Rocco nung nag-DepEd secretary siya, pinaalis niya na yan eh. Ang kakapal na mukha ayaw umalis. Bakit ka mo? Dahil sa real estate taxes, 1% doon mapapunta sa Parents Teachers Association, no? At kinokontrol yan ng mga salimpusa na taga-community. Diyan sa Quezon City, matagal na naghari-hari-hari-hari-han, isang babae na... Mamilyara. Ha? Si Mamilyara po. Ayun, si Mamilyara na yun. Dahil ang kanyang asawa ay bata ni Bill Monte, taga-City Hall din, di ba? So, sila ang nasa school board
sila ang kumukura. Billion-billion yun eh. Diba? Billion-billion. Sila ang kumukura. Kotnaw. Alam nyo, ano ang naging problema? Dito rin sa ating sistema na edukasyon eh. Hindi sa K-12, kundi sa paghubog, noa pundasyon ng kabataan. Dapat sa ang first 3 years ng mga bata, no ha, doon hinuhubog ang kanilang pagkatao, ang kanilang pakikipagkapwa-tao. Kaya ang ating mga graduate, including the cream of the crops, galing ng UP, yung iba nakapag-Harvard pa, sarili na nilang interes, pangungurakot, pagnanakaw lang inato. Pag doon nila binubos ang galing nila, ano ha, kasi kulang sa pundasyon eh. So kayo sa PTA o NPTA, no, ay malaki ang magagawa ninyo para ilabi. Ha, ilabi nyo kay Sara Duterte. No, ha? Kasi nung araw, ang nakikita natin sa mga paralan eh, nakalagay doon sa may blackboard, eh, honesty is the best policy, di ba? Do not do unto others what you do not want others to do unto you. No, uh-huh. Eh, ngayon, yung Sara Duterte, sabi niya, ay hindi naman kwalifikasyon sa senador yung honesty. Paano niya ngayon, di ba? Paano siya naging sakto na defense secretary kung ganun ang mentalidad niya? Di ba? Pero kayo, may magagawa kayo. Dapat bigyan nyo ng diin na yung, halimbawa, ano bang una, kinder 1, kinder 2, hanggang grade 3, huhubugin yung mentalidad ng mga bata sa pakipagkapwa-tao. Sapagkat unang-una, yan ang utos sa atin ng Panginoon eh. Be your brother or sister's keeper. Pangalawa na lang yung alagaan nyo ang mundo na ginawa ko. Di po ba? So yan ang kulang na kulang sa paghubog ng kabataan na Mr. Willie Gutierrez. Agree or disagree? Agree po ako. Pero doon po sa ano, no? Ako po kasi, noong una ko pong nire-research ang PTA, nakita ko po yung aking mga lolo't lola, no? So, bata pa po ako noon. So, ngayon, nakita ko po dito na, okay, ang sinasabi niyo po kay Ma'am Ilyera, no, nakilala ko siya after my 2 years in PCA doing research, no? So, I asked under Asex Umali noon kung paano makatulong mababago ang PTA. So, pinahanap niya sa akin si Ma'am Ilyera. Si Ma'am Ilyera kasi po ang nagdemanda sa DepEd, no? Natama po naman. Okay, ito, kasi po nagbigay po ng 10 million ang government para po sa mga PTA, no? Yun po yung ano, no? Kasi dalawa pong association nag-aaway yan, no? So, ang ano po dyan, nakita ko po naman, tignan ko yung accounting at saka yung ano, talagang nagbibigay siya ng kada isang room is 1,000. Tapos lahat ng pera po is accounted. Kasi po hindi siya umahawak ng pera, eh. At tinignan ko yung kanilang mga libro, no? So, dito, nakita ko yung honesty ni Ma'am Ilyera, no? Talagang ano niya, tawag dito, siya yung ginawa kong chairman ng National PTA. Tapos, talaga po, no? Pagka may problema sa Cavite, may problema sa Bulacan, may problema sa Ilocos, sa Region 1, talaga po, kapag siya itinawagan mo, pupunta siya. Siya po yung nagpapakulong ng mga teacher at saka mga principal nung araw. Yun po yung kanyang ginawa. Talagang gusto niya accountability, no? Kaso nga lang po, pumanaw siya nito nakaraang taon. Hindi na po namin na ibigay yung tawag dito. Yung Mother of PTA Award kasama si Madam Imelda Marcos, no? Ang asawa po niya ay isa pong hero ng Malacanang. Siya po yung ni Marcos. Tumulong pa si Marcos nang bago siya ma-aus, no? So, yun po yung at sa pag-iimbestiga ko rin po naman, marami pong kinalaban si Ma'am Ilyera. Tulad ko po, okay? Ang dami pong yung mga kalaban ko po ay corrupt, no? Okay? Kasi po sa sinasabi niyo po, totoo po na ang corruption ay itinuturo sa ating eskwelahan. Imagine po, dishonesty, okay? Pangungolekta ng hindi dapat, okay? Sa batas nga lang sa pang-aabuso, okay? Yun po yung dapat bigyan ng pansin ng ating Deputy Secretary, no? Si Vice President Sara. Corruption should not be taught in school. So dapat talaga,
Diyan po nagsisimula eh. Kaya pagtanda po natin, pagka nakagraduate na po yung mga bata, corrupt na kaagad. Alam na pa agad po paano mag-corrupt. So yung sinasabing honesty is the best policy, ay kung makikita niyo po, mismo po sa DepEd, yan po yung tinuturo. Yan po yung, mayroon po tayong mga kasama, no? Yung tumutulong po sa NPTA, yung ating mga principal at saka mga ano, yung po yung nag-expose sa amin. Kasi po hindi po sila pwedeng magreklamo kasi government employee po sila. Kami po bilang parents, no, stakeholder, kami po yung magdidemanda o gagawa ng paraan para po hindi balikan tong ating mga nagre-reklamo teacher at mga government employee. No? Tulad po ngayon, itong administrasyon ni Secretary Liling, no? Ngayon lang po yung ating mga USEC dyan, ha? Tsa, ay sila po yung tumulong sa PTA para po mawala yung ano, eh, mawala lang lahat yung ating mga report, yung mga ano, yung mga reklamo namin, eh, in-action na nila, no? To Kaliling at saka sa kanilang mga USEC, ang national PTA or nationwide PTA was acknowledged. Okay, Mr. Willie Rodriguez, ano, I beg to disagree with you, ano, regarding Aliera. Ano, kasi unang-una, siya ay presidente ng Federation of Various Teachers Community Association na hindi dapat, nawala na siyang karapatan dahil hindi naman siya parent na. Ano, ha? That's one. Another thing, although namimigay sila bawat classroom, kulang. So ang problema ng classroom PTA president, paano niya ngayon ito i-reimburse o i-liquidate? Kulang yung binigay sa kanya eh. Di ba? So mag-iimbento siya ngayon ng mga ano-ano mga resibo. So ha? Para lang ma-liquidate niya. Ano po? And then, na-interview ko mismo si Eliera noong mga panahon yun dahil may mga parents na dumulog sa akin bilang isang kagawad ng media na ang reklamo nila, inimbestigahan ko dahil ang akin ding anak ay kumbaga, kami biktima din eh. Pero mo, taon-taon mayroong Mr. and Miss blah 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 elementary school. Diba? Ang pondo, halos kulang 1 million. Walang accounting, ano ha? Binulat na kami ng libro. Walang libro, no ha? At ang mga namumuno sa mga PTCA, mga taga-komunidad ng mga bata ni Eliera, hindi, mga parents mismo. At pinaimbestigan ko rin yan sa NBI. Ano ha? Pinaimbestigan ko rin yan sa NBI noon, hindi lang natuloy dahil may ganap sa pamilya noon. Ano ha? Kaya hindi ko na natutukan. Pero like I said, pati si Eliera na imbestigahan ko yan. So, klaro lang doon sa iyong mga na-discover, ano, at sisirin mo pa uli na medyo mas malalim-lalim, Mr. Willie Rodriguez. Opo, nakasama ko rin po yung kanya mga opisyal na ngayon po ay pumanaw na. Isa na din po lang. Ano, kasi ganito po yan, ano, okay. Ang isang school po, pagka nag-fundraising, tulad po ng sinabi ko kanina, ano, eto yung ano po, yung mga resibo po, for example, ng Mr. and Mrs., no? Mangongolekta po yan talagang malaki. Pero po yan ay mapupunta doon sa presidente ng school nung panahon po niya. So ngayon po, sila-sila po yung nag-ano niyan. Tapos po ngayon dito, maliban doon sa pondo na binigay kay Ma'am Eliera na 10 million, yun po ay na-distribute, no? Kasi nga po, siguro, ako po ay talagang pinag-aaralan po agad yung mga tao. Hindi po ako kapag kakura po yung tao, sasabihin ko po, hindi ko na po tatawagan ako kakausapin. So ngayon po, ang nakita ko po kay Ma'am Eliera, tulad po, ng National PTA is, hindi na po ako, ano, no, nasa private school lang anak ko, hindi na po ako presidente ng school. Ginawa po natin ng PTA, NPTA dahil kami po isang CSO NGO PTA, no? Nung panahon po ni Eliera, 5 po ang nag-aaway-aaway dyan, no? Sa kung sino po mamumuno sa NCR. So, andyan po yung Manila Federation, Parañaque, Makati, Manipasay, no? So, yun po yung ano dyan. Kung makikita niyo po, to find out lang, no? Okay? Paul Guy po itong ano, no? Si Ma'am Eliera po isang napakaigpit, no? Ang sinasabi po sa amin, tulad ngayon, hindi kami recognized. Ay, hindi po na, meron po tayong sinasabi na
hindi po kailangan ng CS o PTA na ma-recognize ng mga DepEd, no? Pero po kami po ay laging iniimbita. Okay? Kasi nga po, ang PTA po, isang taon lang. Tapos po, kapag hindi ka po matibay at wala pong maayuda sa iyo, eh tanggal ka agad kapag hindi ka sumunod sa mga principal. So yun po, no, ang naging duty po ni Ma'am Iliera, no, pagka may reklamo siya, talagang inaalagaan niya yung ating mga magulang. Tulad ko po, kami po yung nakita niya yung pagpapatupad ko. Ako po ay dalawang beses ang nakulong dahil po dyan sa PTA na yan. Okay. Ako po ay nasa cyber libel. Ako po ay nakadimanda ngayon ng tatlong kaso. Ay dinimanda po ako ng ating isang ilusik, no? At saka yung isang principal. So, yun po yung dilemma niya, no? At ngayon po, yung mismo po mga kasamahan ko, ako po ay, siyempre, meron po tayong sinasabi na bawal kapag at mali. Pagka sila po ay sinabihan mo ng bawal at mali, ang sasabihin po, irereklamo ka po nila. Bigyan kita ng isang tip, Willie, ano, bigyan kita ng isang tip. Huling pinag-usapan sa Quezon City Council, noong ang majority floor leader pa ay si Inton, si Attorney Inton, yung usapin ng anumalyang pondo ng PTA, no, ha? Huling pinag-usapan niya. Anong ginawa ni Councilor Inton noong araw? Ibinalik sa Quezon City Accounting Department ang usapin. Kumbaga, itininga doon, itinago, at hanggang ngayon, wala nang nihay nihoy. Kaya kung gusto niyo malaman talaga katotohanan, halongkatin niyo yung record na yon nasa Quezon City Finance Department ng Quezon City Government. Ayun po, kasi po nakita ko po yung kung sino po ang mahawak ng bangko. At tulad ko po, kung may pera po kami, ako po hindi ko mahawak ng pera. No? At nakita ko naman yung accounting ni Ma'am Iliera. Okay, ito naman dito ang sabi ng tatanggol dahil ako po yung mismong kasama. No? Hanggang ngayon, no, marami pa rin sumisilip at umaayaw kay Ma'am Iliera. Okay? Kasi nga daw, ba't nakikialam sa PTA, hindi naman sila, hindi na siya magulang. So yun po yun ang inabot ko nga po. Ang okay, kapag kayo po, marunong sa PTA at yung tatanggol yung PTA, mismo, igagawan po kayo ng away niyan. Tulad ng okay, for example, sa isang PTA, nagreklamo ang PTA, ang gagawin po ng mga principal dyan, at saka mga nareklamo, hahanap ng magulang yan. Para kayo, ang nakita ko accounting nila, no? Okay, si Dave, ang lahat ng pera, automatic nasa bangko, no? Tapos, sila mismo, dun kinukuha, resibo. Ang nakita ko kay Mamilya, may mga talagang siyempre, panahon ni Marcos, saka talagang mayaman na angkan, no? Okay. Tulad ko, ako gumagastos po ako ng sarili, no? Wala po kaming bayad, wala kaming sweldo. Mamaya nasa Cebu ko, sariling gastos yan. So dito, missing ko po, hindi kami nangihini. So ngayon, kung may pera mga ipapahawak po namin sa president. Ganun po. Ganun nakita ko accounting ni Lera. Tapos ang daming reklamo sa kanya, yung mga itinayo niyang mga binigay niya ng tulad ng PTA na kanyang endorso. Ha? So pagka gumawa ng kalokohan niya, talagang binibira niya. Ano nangyayari siya yung binabalikan? So tulad ko, maraming galit sa akin. Ganun din sa nakita kong sitwasyon kay Iliana. Okay, ang kalaban mo po dyan, DepEd at magulang. Yung mga corrupt official at saka yung corrupt official ng PTA at saka corrupt official ng yun po, yun ang nakita kong sitwasyon kasi nakita ko yung transparency niya ni Ma'am Iliana. Siguro mga 4 years ko siyang kasama. Hindi kami nanghingi ng, hindi ako nanghingi ng pagboro. Basta pagkasinabi ko, ma'am, mayroong problema doon, takbo siya. So, ang kinalaman namin doon, yung mga manipulation ng PTA election, tapos yung mga reklamo ng teacher, talaga po, he's very active. And then, nakita ko yung mga banat sa kanya. Until now, binabanatan siya sa Quezon City. So, bago po siya pumanaw, Mr. Willie, last question. Ang position niya sa National Parents Teachers Association. Yun po, nagkaroon po yata ng diabetes, no? Ang huling pag-uusap namin, kasi po tatawagan mo lang siya, no? Pagka tinawagan namin, kikita kami sa isang eskwelan, andun siya.
magpapakain. Tapos yung... So, position pa rin siya sa National Parents Teachers Association bago siya pumanaw? Ginawa po namin siyang chairman. Ano? Ang National PTA po kasi pattern, no? Pattern po sa Amerika. Ginawa po namin yung kung ano ginagawa ng Amerika at Singapore. Doon namin doon ko ipinattern. So ngayon, hinanap po natin kung sino-sino yung unang PTA, no? PTA was created through Marcos and Imelda Marcos, no? And then, si Ma'am Iliara. Kasi they started in 1988, no? During Cory's time, saka lang nag-ano yung ating PTA. So that's understandable kung bakit ninyo siya pinagtatanggol, Mr. Rodriguez. Yes, nakita ko po yung kanyang ano, yung dedication niya, no? Matanda na, talagang tatakbo ng San Jose, tatakbo ng Baliwag, tatakbo ng ano. Talagang ang ano diyan sinasabi niya nga ito. At nakita ko naman talaga yung kanilang mga treasurer nag-aaway-away sa segpet. So ngayon ang pumano si Mr. Willie, thank you. At lakay nandiyan na yata yung Congresswoman Bernadette Herrera. Okay, thank you Sir Willie, ha. Thank you for joining us. Hanggang sa ulitin, ha? Sa ulitin po. Ulitin, oh, yes. Okay, okay, maraming salamat po, Carolando. Okay, thank you. Hi, Con. Good morning. Ay, ganda naman pala ng congressman niyo. B.S. Herrera, ha? Doon sa picture nila, ang ganda na. Pero nung lumabas na doon, mukha lalo gumanda. Good morning. Good morning po. Kamusta po? Congresswoman B.S. Herrera. Good morning. How are you? And welcome sa Broadcasters Forum again. Thank you, ma'am. Of course. Nako, anytime po. Good morning po sa inyo lahat. Pasensya na at medyo po yet I had to rush my daughter to the hospital this morning, but everything's okay naman na po. Okay.